Hindi alam ni Ate May nasasali siya sa vlog. Ate May, kita ka sa vlog. Sorry. Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So, for today's video, kita-kita nyo na sa title ang gagawin kong rose gold ang aking Audi. Wow! So, super na-excite ako dahil super love ko ang rose gold. Pero yung mga kuya ko at daddy ko, hindi sila excited dahil hindi na nila maihiram yung sasakyan. So, hindi sila 100% agree sa aking gagawin dahil sabi nila, sayang na yung color ng Audi, ganyan-ganyan. But I want it to be different. I want my car to be unique. Gusto ko hindi lang siya like typical na color. So, nilakasan ko talaga yung loob ko para pag-desisyon na nagagawin ko siyang rose gold. So, super excited ako. At bago muna ako pumunta doon sa shop, tadaanan ko muna si Kuya Matt dahil pa importante siya doon. Kasi may iabot lang ako sa kanyang something sa Trinoma. So, later, after Trinoma, pupunta na ako sa Decal Republic. Siyempre, gusto ko magpasalamat sa Decal Republic for making this happen para sa pag-support sa aking trip. At siyempre, pag-iwan ko sa car ko doon sa Decal Republic, wala na ako sasakyan pa uwi. Sasama ko din si Kuya Robby tsaka si Poing. Bale, doon na kami makikita sa Decal Republic after ko dumaan ng Trinoma. Naglagay na ako ng light kasi medyo madilim na at hindi masyadong maganda yung lighting. So, yun, let's get started. Magka-drive na tayo. Alam nyo guys, sabi ko kay Kuya Matt, tanaw ko na ang Trinoma. Mumba ka na dyan, bilisan mo. Pero, nandito pa ako sa Timog. It's been way too long since I seen you look you in your eyes. Ride around the town and stay. Hello! Ay, oh my gosh, ang pa-importante ng tao. Good luck kay ano. Ah, di ba? Oo nga, last day mo na siya makikita ng ganito. Magkakaroon na siya ng pagbabago. Sana ikaw din. Buti pa siya nagbabago. Sana ikaw din. Uy, nagbago na ako. Bye! Bye-bye! Good luck! Bye-bye! Okay guys, so pagkatapos ng grabbing traffic, nandito na tayo sa Decal Republic. Dilim. Okay guys, si iwan ko na si Audi. Wow! Ay! Eh, pal! Iwan ko na! Bye, baby! One eternity later. What's up guys? So today I'm with my daddy. So nasamahan niya ako para kunin si Audi. Wow, na sobrang na-excite ako. Una, na-miss ko ng sobra yon. Ilang weeks ko rin siya hindi nakita. Pangalawa, first time ko siya makikita in person. Kasi sabi ko sa mga taga Decal Republic, baka pwedeng pakivideohan na lang yung process ng paggawa nung sa car ko. Kasi gusto ko, pag nakita ko siya for the first time, gusto ko syempre raw and authentic yung magiging reaction ko. First time ko siya makikita na rose gold na siya in person. Kasi parang wala nang thrill pag nandun ako habang ginagawa siya. So parang mas okay kapag first time ko siyang makikita ng yun, rose gold na talaga siya. So ayun, papunta na kami ngayon doon at sobrang na-excite ako kasi una nga natatakot ako eh, parang may doubts pa ako na parang masyadong flashing rose gold. Pero nung nakita ko yung picture, oh my gosh, mas na-excite ako na puntahan na ngayon. So, sakay na, let's go. Yung nangyari sa insulin ko, naging orang green na siya or yellow. Kasi kumain ako ng chicken fillet. Tapos kumapit yung kulay sa Invisalign. Ayan na. Halata ba? So personal halata siya. So baka pag nakita nyo mamaya sa mga vlogs ko, Invisalign kayo, next stain yung chicken fillet. Oh my gosh. Andito na tayo. Ang haba. Ooh! I can see. Lucky me. Sobrang ganda! Thank you so much, Decal Republic!
Oh my gosh, I missed my Audi. Wow. Oh my god, I missed you. Paano ba ihagang kotse? I missed you. Okay guys, so ayun na nga, sobrang magustuhan ko talaga tong result ng naging car ko. Una, hindi pa ako sure kung yung rose gold ko ba talaga siya, pero nilakas ng kaloob ko and Decal Republic made it happen. Thank you so much, Decal Republic. Super ganda po ng color, perfect ko, ano talaga hiningi ko, yun talaga yung naibigay nila. Ayun, sana lang talaga ng Lord, sana lang po talaga eh, walang mangyaring masama dito sa car. Kung balak niyo maging creative sa inyong mga car, you can always visit Decal Republic. Dito lang sila sa Congressional, so pwede niyo silang i-follow sa social media accounts nila. I'm sure may Facebook sila, so you can check that out. So yun na guys, mag-separate ways na kami ni Dad kasi uwi na siya. Ako pupunta pa akong Resorts World. Magpasikat week ng showtime, so may rehearsal kami dun ngayon. So dun ako dederecho. After nito guys, bumili ako ng mga car accessories for my baby. So let me know if gusto nyong i-vlog ko din yun. Hi guys! So sorry, hindi ko na maantay kung gusto nyo ba makita yung vlog na tinutukoy ko. Kasi while editing, I just realized na ang ikli pala lang nagawa kong vlog. So, napag-isip-isip ko na iisahin ko na lang yung video. Kasi parang ang bitin naman kung tatapusin ko na agad doon. So, ayun, pag-iisahin ko na lang yung pagpapakita ko sa inyo kung ano yung nasa loob ng car ko. Yung mga nabili kong car accessories while nasa Decal Republic si Audi Wow. Oh my gosh, pinanindigan ko na to yung Audi Wow. Anyway, sana mag-enjoy kayo. Okay guys, so nandito na tayo sa garage namin. At papakita ko na sa inyo kung anong nasa loob ng aking car. So, let's go. Actually, masikip lang itong garage namin. Kaya dalawa lang ang napapark namin sa sasakyan. So, itong car ko, tsaka yung car ni Kuya Robert. So, papakita ko na sa inyo yung mga nabili kong car accessories. Okay. So, pagpasok mo, ito agad ang makikita mo. Siyempre, kung ikaw ang magda-drive, siyempre, yung steering wheel cover niya. Tapos, siyempre, may design dahil ma-arte tayo na ligyan niya ng crown. So, meron din yung mga diamonds, pero hindi yan totoong diamonds, guys. So, kaya nga, ano. So, ito yung steering wheel cover niya. Super fluffy at sarap mag-drive. Then, next one. Alam ko nakaka-konsensya siya tapakan, pero yun talaga yung design niya dahil nga set natin siya nakuha. So, meron din crown dito. Syempre, hindi mawawala. Kung mapapansin nyo, parang isang design lang kasi in-order ko siya na set from abroad pa. Na-order ko na siya bago pa naisipan ko na ipakuli ng rose gold yung car ko. But super tagal yung dumating. As in, nung pagkabili ko ng car, mga a week after, umorder na ako agad abroad. But super late dumating dahil hinuhold ng custom. Pillow ko for the batok. Same design din siya. Siyempre, kailangan natin ng pillow pag long drive at tinatabad na tayo na sobrang mag-drive. Next niyan is yung nilalagay sa seat belt. Dahil maarte tayo, may design pa din siya. So, ayan. Nalagay yan dito. Para naman hindi tayo masyadong sakal. Walang hugot yun ah. At dahil mainit, buksan na natin ang sasakyan. Yo. So ito, basically, normal na parts ng car. Nandito yung mirror. Dito, pag-open mo, automatic na mag-on yung light. Dadaling ko na lang yung camera sa loob para mas makakita kayo ng closer look sa mga ipapakita. Okay, so nandito tayo sa loob. So itong nakikita natin sa harap, screen yan. So, pag tumingin kayo sa kaliwa, ito, i-explain ko. Well, obviously, ito yung unlock. Then ito yung lock. Then ito, set 1, 2, ito kasi, kapag hinold mo siya, automatic na mag-move yung seat kung paano ko siya in-adjust. Kasi itong set 2, ito kay Kuya Robert to, kahit sa aking car, may sarili siyang set dito. Siyempre, pag hiharamin niya yung car. Pag set 1, automatic na mag-move yung car sa gusto kong adjustment kung masyado bang forward or backward or depende dito. So, set 2 naman pag hinold para kay Kuya Robert. Siyempre, magkaiba kami ng height. So, dito yung pag-a-adjust mo yung side mirror. So, pag-a-adjust mo yung left, titwist mo lang siya, then i-move mo left or i-move mo right. Ayoko na siyang galawin kasi yun na talaga yung ginagamit ko. So, dito naman pag-right, same naman left or right. Then, ito yung syempre sa windows, then yung child lock. So, dito naman is yung sa ilaw. Auto lang lagi yung setting ko dyan kasi kunyari, papasok ka sa tunnel or sa underpass or something na place na madilim,
hindi ko na siya kailangan kalikutin pa. Automatic na siya na kapag nakasend siya na madilim na yung port na pupuntahan mo, automatic na mag-on yung ilaw sa harap or dito din sa mga linings na to. So ito, ayan, kapag umuulan, you know the drill, itong pag-signal, hindi ka na siguro kailangan isa-isahin pa. So move naman tayo sa part na to. Yes, low-key promoting the song. So you can stream Rewind on all digital platforms, alam niyo na yan. Ang control nitong screen na to is this one, itong circle na to. Iikot mo lang siya at susunod na siya. Pero ang favorite part ka dito, kasi depende yan sa mood mo eh. You can change yung ilaw nito. Hindi lang siya super obvious guys dahil maliwanag, but may mga ilaw yan dyan sa ilalim kung anong gusto mong color. So ayan, pwede ka mamili ng kahit na anong color. Ayan, nakikita niyo yung change ng mga color. Depende sa mood mo or depende kung anong favorite color ng isasakay mo. So ito, kailangan ko yan kasi mahilig ako mag-waze. So lagi lang dyan nakalagay yung phone ko. And then, may sensor siya sa likod kung kailan mo siya bubuksan. So you can get your phone. So si mommy, binadazzle niya rin yan. Nilagyan niya ng mga design dyan sa gilid. So ang favorite part ko dito is pag nilagay mo yung phone mo, automatic na siya na mag-charge. Diba? Oh, that's my baby. So ayan, sa aircon, alam niyo na yan. Then dito sa ilalim, usually dyan ko nilalagay yung key. Minsan kasha dyan yung shades ko, believe me, nilalagay ko dyan yung shades ko. Ito, pwede ka kasing magsulat dito. Ito, pwede ka kasing magsulat dito. Kunyari, you have to keep your eyes on the road, so syempre, dito ka na lang magsusulat. If that makes sense. Pero hindi ko siya nagagamit eh. So dito, kunyari gusto mga ilam ng sakay mo dito sa kanan, pwedeng-pwede siyang hinaan niya yung volume or in-ex niya or i-pause dyan din. Okay, so papakita ko sa inyo kung paano nag-work yung parang Siri na itong car. So you just have to press this. I'm hungry. I'm looking for a restaurant in the immediate vicinity. Please yeah. Say the line number. Line 2. Line 2. I'll use Estrel's Caramel Cakes. Would you like to start route guidance? Yes. So, yan. Ida-drive ka na niya sa Estrel's. Estrel's, became a man. Pero, hindi ko nga siya masyadong nagagamit dahil nag-waze na ako. Marami pa siyang use, hindi lang dahil pagutom ka, meron din siya sa gas or drive me to ganyan or call ganyan. Ito, hindi siya katulad ng ibang car. So, you have to press the left side nito. Press mo tong left and then drive, ganon. But, kung gusto mo reverse, click mo to then 2 times mo siya iaangat. So, automatic na magkapakita yung camera sa likod. If magka-park ka, papress mo lang tong P. Then, you're all set. So, dito, nilagyan ko syempre ng pillow para confident yung makikisakay. Then, meron din siya ng katulad sa akin. Pati sa seatbelt. Itong part na to is yung tissue. Sobrang importante sa akin ng tissue. Nagiging handy siya every time I'm around kasi mahilig din ako kumain dito sa car. Ako naman yung tipo ng tao na hindi naman ako strict. Pwede naman kayo kumain dito sa car pero wag lang magkakalat talaga. Pero, may use din talaga to. This one. Pwede mo siyang ma-level. Kunyari, mahilig kayo yung magpatong ng kamay dito sa gilid. Pwede siya. Depende sa anong level. Pero hindi ko kasi siya nagagamit. So, pinatungan ko na lang siya ng tissue. So, ito yung next. Yan yung mga sa charger. Pwede kayo magsaksak dyan. Siyempre, cup holder. Kung hindi nyo naman trip, wala makiinamin, pwede nyo yun ilagay dyan. Maglagay ka ng something-something dyan. Dito naman, itong sa light ng car ko is soft touch lang siya. So, pag ginanyan mo, automatic na siya na mag-on. Tapos, ito naman, pagsabay sila mag-on. So, ito na yung nasa likod na part ng car. Siyempre, kailangan na yung pillow para comfy sila. Then, nandito yung aircon nila if they want to adjust it. So, ayan, pwede sila kumain dyan. Meron silang ditong cup holder. Pero, if tatlo silang upot, hindi naman sila kakain. Pwede naman siya maging, yan. Pwede naman siya i-fold. At kahit pang isingit yung isa dito. Kung nakikita nga, struggle ko dito, guys. Para mapakita ko sa inyo. Ayan. So, dito sa likod, pwede nila i-adjust
yung temp. Kung masyado siya nalalamig, ganun, naiinitan sila. Ito talaga yung prone sa nilalagyan ng tissue eh. Nagiging trash can. Then ito naman kapag masyado kayong naaarawan. Ayan. Pero pwede nyo rin yan tanggalin. Katulad ng dito sa likod na makikita nyo ang kalat na aming garahe. And ito rin pala guys, of course, naglalagay ako ng rosary dito. Para safe ako lagi pag umaalis. Color green siya, birthstone ko kasi emerald. Ito yung muna yung mga dita, pag inopen nyo itong car. Actually, wala pa akong nalalagay dito dahil nga kakakabit lang ng car accessories. Pero for sure, maglalagay ako ng mga sapatos dito or kung ano man ang kailangan ko sa work. So, pwede mo niya lagyan dito sa loob. So, nandito sa loob yung spare tire tsaka ibang tools na kailangan. So, ito automatic lang din siya na So, yun na guys, nakita niyo na yung labas at loob ng car ko. Medyo minakeoverin ko siya compared dun sa unang video ko na pinakita ko sa inyo nung kakabili ko pa lang sa kanya. So, planado talaga siya na i-customize ko siya kung paano ko siya gusto. Ayoko siya yung magiging normal lang na car. Siyempre, gusto ko yung may touch of Riva, touch of kaartehan. Medyo hindi pa kumpleto yung mga gamit dahil siyempre yung mga essentials like sanitizers or alcohol or yung mga gamit na talagang nilalagay ko dito sa car like yung mga shades, cap, always yan nandito. It's just that kakalagay lang ng mga car accessories, kakalinis lang nito dahil nga pina-color ko sa Decal Republic. At hindi rin ako, ang tawag doon, yung parang car freshener, hindi rin ako fan yan kasi medyo nasusuka ako sa amoy. Parang nakakahilo siya at minsan parang mas nakakaantok. Pero kung may alam kayo na magandang car freshener or kung ano man ang pampabango dito sa car, let me know sa comment section below kung may masasuggest kayo na mabango yung relaxing lang siya, hindi siya masyadong matapang. Ikaw, nagpa-promo lang ako. Malapit na po ipalabas ang Damaso. On November 20 na po yan. Sana abangan nyo. Sobrang bibigating artista yung mga kasama ko. Kaya sobrang grateful talaga ako sa project na to. Dahil, syempre, sino ba naman ako para makasali sa isang pelikula na talagang star-studded talaga. Kaya maraming salamat, Lord, sa biyahe na to. Kaya sana, please, sana po panoorin nyo. Pinaghirapan po namin itong lahat. At, syempre, sana may enjoy nyo rin. The trailer is out now. So, tandaan nyo, November 20. Damaso. Ako ang gaganap na Maria Clara. Wow! Thank you guys so much for watching. Don't forget to subscribe to my YouTube channel. Follow me on my social media accounts. And I'll see you guys soon. Bye!